mga kapinta, kamusta kayo? Ito, ang gagawin natin ngayon, mag-repaint tayo ng bintana. Ayan. Tinakpan natin ng dyaryo yung moldura kasi finish na yan eh, nakaputi na. Parang hindi siya mapatakan. Ang pipinturahan natin ng itim, ito lang. Ito. Kasi ito, hindi ito kasama, aluminum to eh. Ayan. Ito lang i-repaint natin, ayan. Itong mga to, pati to. Ayan, nasama yan. Siyempre, bago natin pipinturahan, liliyahin muna natin, mga kapinta. Meron tayong magaspang na liya. Ayan, pwede 100, 80, o 120. Basta magaspang, mga kapinta, pwede yan. Ayan. Liliyahin muna natin. Bago natin pinturahan. Andito pa nga tayo, dito pala tayo sa mataas na ano, pwesto, mga kapinta. Nasa fourth floor tayo. Ayan, iiliya natin mga kapinta para mawala yung mga dumi, mga alikabok, mga kalawang, at syempre ang importante, kaya natin nililiha para kumapit yung ating pintura. Ayan ang purpose nun mga kapinta. Ayan ang pangiliha. Kaya mas importante talaga, mas mahalaga, lilihain muna natin bago natin pipinturaan para mas kapit ang pintura natin mga kapinta. Matibay siya. Ayan. Kaya huwag nyong alilimutan sa mga baguhan magpipintura ng bintana, lagi ay magpapasa liha dahil importante yan. Ayan mga kapinta, pagtapos natin lihain yung bakal, papahira natin ng turko. Ito, turko to para sa pangontra sa kalawang. Ayan, pahira natin yung mga kalawang. After 30 minutes, pagtuyo na siya, lilihain natin. Ayan, lahat ng kalawang lalagyan natin mga kapinta ng turko. Ayan. Kasi para tumibay pa siya, hindi magtuloy-tuloy yung kalawang niya. Ayan, turko ang ginamit natin ng pinapahid na to. Kailangan ingatan nyo lang yung mata nyo kasi baka matalsikan kayo, maap dito at saka nakakabulag. Ayan, tuyo na mga kapinta yung nilagyan natin ng turko. Nalihan na rin natin siya ngayon. Papayaran natin ng epoxy primer. Yung mga nalagyan natin ng turko, yung mga kinakalawang lang. Ito na po yung epoxy primer. Nagtimpla ko ng konti lang. Kasi yung mga kalawang lang nalagyan natin. Ayan po, payaran natin ng epoxy primer. Yung may mga kalawang, epoxy primer po to. Yung mga kinalawang lang, yung pinayaran natin ng turko.
Ayan, papahiran nyo lang yung pinahiran nyo ng turko. Yung mga kinakalawang lang. Para tumibay pa siya. At di magtuloy-tuloy yung kalawang. Ayan, maingay mga kapinta kasi nandito, nasa malapit tayo sa kalsada eh. Pero importante dyan, huwag nyo napansinin yung mga ingay. Importante dyan, itong ginagawa natin para makakuha kayo ng idea sa pagpapapintura. Ayan, epoxy primer po yan mga kapinta. Lalagyan nyo lang, nilagyan nyo ng turko. Yung mga kinakalawa. Yan, kinakalawang yan eh. Lagyan nyo lang yung mga may kilawang. Pahiran nyo lang isang mano kapinta na makapal. Para din na kayo bumalik. Yan. Subscribe na kayo sa YouTube ko mga kapinta para makita nyo lahat ng mga i-upload ko. Yan mga kapinta, dito na tayo sa dulo ng bintana. Patapos na tayo. At syempre, unahin natin yung mga ano, singit-singit, yung mga hindi kayang daanan ng roller. Yung pintura pala natin na ginagamit ngayon, acrylic siya. Jet black. Acrylic yung ginamit ko para mabilis matuyo.
kasi para mabilis yung trabaho. Kasi pwede mo agad siyang patungan, second coating. Mga after 3 minutes o 5 minutes, pwede mo agad siyang second coating eh. Mabilis matuyo kasi yung acrylic. Kaya kung gusto niyo mabilis na trabaho, gamit kayo ng acrylic to, jet black. Jet black siya na acrylic paint. Mabilis lang kasi ang trabaho rito mga pinta eh. Labas kasi to. Hindi tayo pwede magtagal kasi baka biglang umulan. Kaya mamadaliin natin. Mga kapinta, kung gusto nyo na updated kayo sa mga gagawin ko, sa mga video ko na i-upload, mag-subscribe lang kayo sa YouTube ko. Marami pa akong i-upload at para palagi nyo mapapanood. Para makakuha rin kayo ng idea, tips sa mga pagpipintura, mga kapinta, subscribe lang kayo sa aking YouTube. Abangan nyo yung mga susunod ko pa na i-upload. Ayan mga kapinta, patapos na yung ating cutting o brush sa mga singit-singit na hindi inaabot ng roller. Matatapos na. Sunod nito yung roller natin. Yung roller natin to, ayan. Ayan mga yan. Yung roller natin. Ayan yung roller natin ngayon. Ayan ito na mga kapinta. Itong roller pala natin, hindi itong ordinaryong roller. Yung nabibili sa hardware na 35 na tela. Ito pino to mga kapinta, pino. Pinong tela yan eh. Yung nabibili sa mga Ace Hardware, Wilcon. Para maganda yung daan niya. Para siyang in-spray mga kapinta. Yan o. Oh. Dire-diretso ka na mag-roller pag nakatingan mo na siya eh. Pag nabrush mo na yung mga singit-singit. Madali na lang si roller mga kapinta. Sana may nakuha kayo, may natunan kayo dito sa ginawa ko. Sa mga mag-DIY. Ganto lang pagpipintura ng bintana. Ayan. Ayan, patapos na tayo mga kapinta. Bago matapos to mga kapintang video na to, huwag mo naman sana kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para makita mo pa yung mga video ko o i-upload ko na gagawin. Para makakuha ka ng idea sa pagpipintura. Ayan, salamat mga kapinta. Ayan ang ating finish. Hindi ko masyado matutungo ng malayo kasi nasa mataas tayo mga kapinta. Ayan. Maraming salamat.